serbisyong tapat sa iyo. DZRH, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Wildlife Trafficking. Mula sa kanahonan sa Pilipinas, DZRH, idubo si Ray Sipayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sipayan sa kasaysayan. Wildlife Trafficking. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang wildlife trafficking o illegal na pagbebenta ng mga endangered species o endangered animals ay labag sa batas at may alintulad sa pagbebenta ng illegal drugs. Isa itong mabigat na krimen na walang pangiming nilalabag na ibang taong ganid sa salapi. Malipol man ang mga hayop na nanganganib ng maubos, may karma kaya sa wildlife trafficking? Iyan ang ating alamin sa pagsimula ng ating pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanahonan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sipayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Dami namang tao. Halos lahat nagmamadali. Kaya nga ba mas gusto kong punta sa mall na mag-isa eh. Kaysa kasama kay mga barkada ko. Sa dami ng mga tao, mahirap gumala ng may mga kasama. Ang sakay ng taxi nyo na napahinto sa intersection? Si Papa! Hindi ako maaaring magkamali. Ang Papa ko ang nasa likod ng sasakyan. At may kasama siyang babae. Hindi ko kilala ang babaeng kasama ni Papa. Pero sigurado may relasyon sila. Dahil nakaakbay si Papa sa babaeng yun. At naghalikan pa sila. Magpapakita ko sa kanya. Sisitahin ko siya sa hindi tama ginagawa niya. Sayang! Umalis na yung taxing sinasakyan nila. Hindi ko na inabutan. Pero maliwanag, may ginagawang milagro si Papa. Niloloko niya si Mama! Ibon, ang mama mo? Nasa ospital po. Dumalaw sa pinsan niyang may sakit. May pasalubong ako sa inyo. Napaborito niyo ng mama mo. Eto. Ibon, ano ka ba? Nakita mo nang dumating ako. Nakatutok pa rin sa cellphone ang mga mata mo. Hindi mo tinignan ng supot na inabot ko sa iyo. Parang wala ka nakitang magulang na dumating. Bastos ka. Kayong bastos. Ha? Hinihintay niyo na magmano ako sa inyo? Na humalik sa pisngi niyo? Na irespeto ko kayo? Eh, di naman kayo karespeto dahil sa ginagawa niyo? At bakit? Ano ginagawa ko? Alam niyo kung ano tinutukoy ko, pa! Alam na alam niyo! Ibon, maghapon ako naghahanap buhay. Nagbabayan sale ng kung ano-ano para maitaguyod ang pamilya natin. Pagod na pagod ako. Tapos, ganyan pa isasalubong mo sa akin? Babastusin mo ko? Tatarayan mo ko? Kailan niyo pa niloloko si Mama? Kailan pa? Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Huwag na kayo magmaangan pa! May babae kayo! Nakita ko na maghalikan kayo kanina sa loob ng taxi! Yvonne! Napakabait ni Mama! Mahal na mahal niya kayo!
bata, nakita ko na kung paano gampanan ni Mamang lahat ng tungkulin niya bilang inyo ang mabuting asawa. Asikaso niya kayo. Parang hari kayo kung pagsilbihan niya. Sa kabila ng lahat ng mga kabutihan at pagmamahal sa inyo ni Mama, nagawa niyo pa siyang lukohin. Anong klase kayong asawa? Anong klase kayong tao? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Sibayan sa kasaysayan. Wildlife Trafficking. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Oh, Rudy. Gising ka na pala. Nakapanlakad ka. Umalis ka, Opie? Oo. Meron lang akong pinuntahan sandali. Saan? Doon sa kaibigan ko. Sino? Ano ba? Alam mo namang marami akong kaibigan. Kaninang bago ako matulog, hindi mo lang malabanggit sa akin na may pupuntahan ka eh. Nakatulog ka na kasi nung tumawag yung kaibigan ko. Eh, inimbita ako doon sa bahay nila para magpatulong na mag-bake ng cake. Hindi ko alam na marunong ka palang gumawa ng cake. May recipe naman ako nakuha sa internet. Opie, kasi yung... Pagod ako ng gusto, no? Gusto ko na muna magpahinga. Matutulog muna ako. Pero kailangan... Isingin mo na lang ako kapag malapit ka na pumasok sa trabaho mo, ha? Para maasikaso ko yung mga kailangan mo, okay? Tay, lalakad na po ako. Yan ang gusto ko sa'yo, Rudy. Bago ka pumasok sa panggabing trabaho mo, dumadaan ka muna rito sa bahay namin ng inay mo para magpaalam. Eh, nakasanayan ko na po kasi mula pa nung maging company guard ako sa isang hotel. Sana ganyan din ang asawa mo. Nasa iisang compound naman ang mga bahay natin. Sana bago siya lumakad, magpaalam naman sa akin o sa inay mo. Eh, hindi po ba nagpapaalam sa inyo si Opie kapag aalis siya? Hindi. Kaya nga parang gusto kong magtampo sa asawa mo eh. Pasensya na po kayo sa manugang niyo, Tay. Baka po nagmamadali lang si Opie minsan kaya nakakalimutan niyang magpaalam sa inyo ni inay bago siya lumakad. Hindi lang minsan. Madalas. Umaalis ang asawa mo nang walang paalam. Ano? Kapag wala ka riyan sa inyo. Madalas po eh, Tay? Oo. Para tuloy, gusto kong magduda kay Ofe. Tay, Rudy, naman... baka may ginagawang milagro ang asawa mo. Bon, alam ko masama ang loob mo sa akin. Masisisi niyo ba ako na sumama ang loob sa inyo? No, huwag mo akong talikuran. May gagawin pa ako sa kwarto ko. Habang nasa palengke ang mama mo, mag-usap tayo. Hindi na kailangan. Kailangan natin magkaintindihan. Tigilan niyo na lang ang ginagawa niyo, panuloko kay mama. Ivon, natural lamang sa isang lalaki may asawa na katulad ko ang magkaroon ng kaugnayan sa ibang babae. Hindi natural yun! Hindi tama yun! Ang importante, hindi ko pinababayaan ang tungkulin ko sa pamilya natin. Tigilan yun yung pambababae, Papa! De, kung hindi! Kung hindi, ay ano? Isusumbong mo ako sa mama mo? Naawa na ako kay mama. Awang-awa na ako sa kanya. Buong-buo ang paniniwala niya na tapat kayo sa kanya at wala siya kaalam-alam na may kaagaw siya sa inyong atensyon at pagmamahal. Maawa naman kayo kay mama. Huwag kang magsusumbong sa mama mo, Ivon. Huwag na huwag. Kung ayaw mo maging magulo at masira ang ating pamilya. Manuel, komisyon mo.
Thank you, Bossing. Pwede ka nang umorder kahit ano. Sige. Mula nung magtrabaho ko sa iyo, madalas nang puno ang pitaka ko eh. Kaya nga pagbutihan mo pang pag-aahente at paghahanap ng mga kliyente. At hindi biro, malaki ang kikitain natin sa pagbebenta ng mga endangered animals. Yayaman tayo sa wildlife trafficking. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa Kasaysayan. Wildlife trafficking. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Roy, salamat ha. Salamat saan, Celia? Eh, halos araw-araw kumikita ka sa pagbabuy and sell. Iba-iba kasi ang mga produktong binibili at binibenta ko. Kung ano ang mabili, yun ang tinututukan ko. Para hindi ako basiro. Yung ibang alam kong katulad mo ang trabaho, minsan nga, kinakapos. Madiskarte lang ako. Kaya nga, nagpapasalamat ako na ikaw ang naging asawa ko. Oh. Nagkakaroon ng pamilya natin ang ating mga pangangailangan. Pag-aaral natin mabuti ang nag-iisang anak natin. At ang isa pang ipagpasalamat mo, good boy itong mister mo. Tiwala naman ako sa iyo. Dapat lang. Alam ko naman, tapat ka sa akin. Panatilihin mo lang ang tiwala sa akin. At wala tayong magiging problema, Celia. At lalo pa akong gaganahan sa paghahanap buhay. Napapangiti ka, Opie. Wala, natatawa lang ako. Kasi tuwing nakikita tayo dito sa cottage ng resort ang tuloy natin. Suki na kasi tayo rito eh. Dahil pinsan ko may ari nito. Tsaka safe na safe tayo rito. Sinabi mo pa. Kaya nga walang problema eh. Kahit araw-araw tayo narito. Dahil nagagawa nating bilugin ang ulo ng kanya-kanyang asawa natin. Pwede na lang kung... Kung ano? Kung magsasawa ka na sa relasyon natin. Baka ikaw magsawa. No, hindi. Kaya nga lagi akong ganado sa trabaho ko eh. Dahil sa'yo. Talaga? Ako rin, Froy. Malaging kompleto ang araw ko basta nakasama kita. Kaya nga huwag na nating sayangin ang mga oras, ha? Tsaka... Tinig ko. Alam na alam mo sa kilitin. Oo, siyempre. Sa tagal na ng relasyon natin, kabisadong kabisado ko na kung paano ka paliligayamin. Saan hahantong ang lihim na pagtataksil ni na Froy at Offie sa kanikanyang asawa? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa pag-uulat ni Ray T. Sibayan, Production Assistant, Anching Cruz. At mula sa panulat ni Orlando M. Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayan na nakapaloob sa ating dunang Ano ang Katotohanan?